Welcome back mga kahenyo! Sa dami nga ng inaabangan nating mga anime ay mas tumatak sa atin ito. Ito ang mga anime na ipinalabas sa ating telebisyon noong tayo ay bata pa. Pagkatapos sa eskwelahan ay tututok kaagad tayo sa ating TV para masilayan at mapagtagpi-tagpi ang mga pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari ng paborito nating anime. Narito ang part 2 ng anime sa hapon. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel ay baka naman, paki-like and subscribe. Una nating pag-uusapan ay ang Zoids. Kung gusto mo ng robotic action na anime ay ito ang para sa'yo. Ang Zoids ay isang mechanical na hayop na binubuhay ng Zoid Core na matatagpuan sa Planet Z. Isang araw ay hinahabol si Van ng mga bandido at napunta siya sa isang ancient ruin. Dito ay nakita siya ng dalawang pod. Binuksan niya ito at lumabas si Zeki na isang dinosaur na organoid at isang babae na si Fiona. Niresurrect naman ni Zeki ang isang shield liger na Zoid para may magamit si Van dahil kayang mag-merge ni Zeki sa Zoid para mapalakas ito sa pakikipaglaban. Sila ay naglakbay para matalo ang mga wild Zoids sa kanilang adventure. Ang isa sa goal din nila ay mahanap ang Zoid Eve dahil ito ang power source ng lahat ng mga Zoids. Ikalawa naman ay ang Hunter x Hunter. Si Gon ang pangunahing bida sa anime na to. Kasama niya si Leorio, Kurapika at si Killua. Sila ang mga baguhang mga hunter pero may mga malulupit na pinagmulan at kasaysayan. Kaya super talented maging sa paggagamit ng Nen. Ito ang tawag sa power system ng Hunter x Hunter. Ang storyline at adventures nila ay napakaganda. Medyo dramatic ang ibang mga arcs. Parang imposible na mananalo sila sa mga kalaban pero sa huli ay magkakaroon sila ng power-ups at magagapi ang mga ito. Katulad sa Chimera Ant Arc, isa ito sa the best na arc ng Hunter x Hunter kung saan nag-transform si Gon para matalo si P2. Sa ngayon ay ongoing pa din ang manga nito at nasa Dark Continent Expedition na at nahanap o nakita na din ni Gon ang kanyang tatay na si Jing Freaks. Pangatlo ang One Piece. Hanggang ngayon ay nasa top 10 anime at manga pa din ito. Sinamahan natin si Luffy sa kanyang adventure para maging hari ng mga pirata. Sinundan natin ang kanyang paglalakbay hanggang sa makasama niya ang kanyang mga crews. Nariyan sina Zoro, Sanji, Nami, Chopper, Robin, Brook at iba pa. Marami ding mga kaibigan ang nakasama nila maging mga kalaban na muntik nang tumalo sa kanila. Inabangan natin si Luffy na lumakas at gamitin ang kanyang technique na dulot ng kanyang Devil Fruit. Sa ngayon ay sobrang lakas na ni Luffy at naging Yonko level na siya. At katatapos lang din ng Wano Arc. Sa ngayon ay ongoing pa din ang anime at manga nito. Ikaapat ay ang Dragon Ball. Maraming season ang anime na ito. Ang pakikipagsapalaran ng Saiyan na si San Goku simula nung siya ay bata ay natunghayan natin. Noon nga ay nasa RPN 9 pa lang ang anime na ito. Inaabangan na natin siya hanggang sa naglipat ito sa GMA 7. Ang pinakamalakas na anime character siguro sa buong mundo ay si San Goku. Dahil sa mga abilidad niya at mga techniques, maging ang energy ball niya ay napakaastig. Marami siyang mga nakalaban katulad ni Frieza, Cell, Majin Buu at iba pa. For sure ay kilalang kilala natin sila. Lahat ng kanyang mga kasama at kaibigan ay tumatak sa atin. Nandyan si Vegeta, Piccolo, Krillin at ang kanyang mga anak na si Gohan at Goten. Ongoing pa din ang anime at manga nito na may title na Dragon Ball Super, Super Hero at mas malakas pa ang kanilang mga kalaban. Panglima naman ay ang Naruto. Kahit natapos na ang anime at manga nito ay napakasikat pa din niya. Siya lang naman ang sikat na ninja ng Konoha. Isa siyang ulila at inalagaan lamang ng kanyang mga guro. Nilalayoan din siya ng mga tao dahil mayroong nakasealed na Jinchuriki sa kanyang katawan. Ito ay ang Ninetales o si Kurama. Nagsanay siya para lumakas at naging kakompetensya niya ang kanyang kaibigan na si Sasuke. Marami ang mga power-ups na nangyari kay Naruto. Natutunan niya ang paggamit at pagkontrol kay Kurama. Nagkaroon nga ng Shinobi World War at nagipaglaban siya dito kasama ang iba pang mga kakampi. Sa huli ay naging Hokage na si Naruto. May sequel nga ang Naruto at ito ang Boruto kung saan ang pagkikipaglaban naman ng kanyang anak ang itinatampok. Ika-anim ay ang Shaman King. Naalala mo ba si Yo Asakura at si Monta na matatakutin sa mga multo? Ang anime na to ay tungkol sa pakikipagsapalaran nila at maging ang mga kaibigan nilang mga shaman.
Sa tulong naman ni Amidamaru na isang samurai spirit ang siyang naging kapartner ni Yo sa pakikipaglaban. Andyan din si Rentao Lulubog Lilitaw na isa sa mga kalaban at naging kasama din ni Yo. Ang main na kalaban nila ang kapatid ni Yo na si Hao, isa ring shaman. Siya ang itinuturing na pinakamalakas na shaman dahil kaya niyang mag-reincarnate at physically immortal, pero kapag nasira ang kanyang soul ay mamamatay siya. Sa huli ay natalo nga ni Yo si Hao. Ang ikapito ay ang Bleach. Ang bida dito ay si Ichigo Kurosaki. Dito ay aksidente siyang naging Shinigami noong magpunta sa mundo ng mga tao si Rukia Kuchiki. Dahil nakakita ng halo at masasamang mga espiritu ay kinalaban niya ang mga ito. Hanggang sa pagligtas niya kay Rukia na hinatulan ng kamatayan sa Soul Society. Kasama ni Ichigo sa pagliligtas sina Uryu, Chad at Inoue. Sinamahan natin sila na lumakas at ma-develop ang kanilang mga kapangyarihan, lalong-lalo na nung nag-training si Ichigo para maipalabas ang kanyang San Pacto. Ang Bleach ay tapos na sa manga, pero may balita na mayroong release ngayong October 2022. Pangwalo naman ay ang Samurai X. Ito ay pinalabas sa IBC 13 at kalaunan ay sa Studio 23. Kung maaalala nyo, English ang dubbing nito. Pero inaabangan pa din natin. Ito ay kwento ni Kenshin Himura na Batosai. Noong una ay hindi niya sinabi ang tunay niyang pagkatao, pero ay naipagtapat din niya sa kanyang mga kasama. Sa kanyang pagtakas sa nakaraan ay nakilala niya ang mga bago niyang mga kaibigan. Sila ay nakipaglaban sa mga kaaway na naghahanting kay Kenshin na ayaw siyang tantanan. Pangsiyam naman ay ang Gintama. Ito ay kwento ni Gintoki at ang kanyang mga tropa na sina Shinpachi at Kagura. Action, comedy at parodies ang makikita sa anime na to at tiyak na matutuwa ka. Kahit na maikli ang mga story arcs nito ay mag-e-enjoy ka pa din sa mga solid na action nito. Hindi man ito katulad ng ibang anime na diretso ang sequence ng kwento, ay super nag-enjoy pa din ako sa panonood nito. Pang-sampu ay ang Ragnarok the Animation. Nauso ang larong Ragnarok sa panahon natin dahil nga sa pag-usbong ng modernong teknolohiya. Maraming nagsilutangan ng mga online games, lalong-lalo na ang Ragnarok Online. Meron din itong anime at ito ay kwento ng pakikipagsapalaran ng swordsman na si Roan at ang acolyte na si Yuffa. Nais na lumakas ni Roan para maprotektahan ang kaibigan niyang si Yuffa. Katulad ng sa online games ay nag-job change din sila para mas lumakas at mapa-upgrade ang kanilang mga skills. Kasama din nila ang kaibigan na assassin na si Iruga, hunter na si Judea, mage na si Takius at ang merchant na si Maya. Naging kalaban naman nila ang Dark Lord. Dahil nakarelate nga tayo sa paglalaro ng online games ay tumatak at pumatok ang Ragnarok animation sa atin. At yan nga mga kahenyo ang part 2 ng mga anime na napapanood natin sa ating telebisyon noong tayo ay bata pa. Ito ay ilan lamang sa mga paborito natin. For sure ay marami pa din talaga akong hindi nailagay, pero baka magkaroon pa rin tayo ng part 3. Enjoy lang tayo mga kahenyo, mga batang 90s.